Hello my dear viewers and subscribers at welcome sa isa na namang episode ng aking board exam series in mathematics. In this episode, tuturuan ko naman kayo kung paano malaman ang solution ng isang first order DE gamit lang ang calculator. Calcutech ang topic natin sa episode na ito. Applicable ito sa mga multiple choice exams kung saan hindi makuha by inspection ang solution. Kung possible naman na in a short period of time, for example, 1 to 2 minutes, makuha mo na ang sagot kahit magsulat ka sa papel, okay lang yun. Kasi syempre, dun tayo sa mas efficient, which means yung quickest possible way. Kung saan mas madaling makuha ang sagot, yun ang gagamitin nating solution. So hindi porke pwedeng i-calcu ang sagot, calcutech na ang gagamitin mo. Hindi dapat ganun, kasi kapag masyado kang dependent sa calcu, nakakabobo yan. So again, dun tayo kung saan mas efficient. So sir, kailan ako dapat gumamit ng Calcutech? Halimbawa, alam mo yung solution, pero matatagalan ka. Usually kasi, dapat in 2 minutes or less, meron ka ng sagot. Pero kapag sa tingin mo, mas matatagalan ka sa written solution, then ganito na lang ang gawin mo, mag-calcutech ka na lang. Or even worse, hindi mo talaga alam kung paano isolve yung problem using standard procedures. And by the way, yung calculator pala na ginagamit ko, ito yon, ano, yung calculator na ginagamit ko sa aking mga calcutech demos and lectures ay yung emulator ng 570. Okay, however, itong calculator na ito, yan din yung layout dun sa common calculator na ginagamit ng mga students, yung 991ES+. So, ang pinakaiba lang, yung 991ES+, meron siyang solar option, no? Meron siyang solar cells dito which enables it to work even with solar energy alone. Okay, so don't worry, yung ginagamit ko pong calculator sa aking demo ay same lang dun sa calculator na usually ginagamit ng mga students, yung Casio 991ES+. Okay, so now, mag-solve na tayo ng sample problem. So halimbawa, meron tayong problem sa DE. Solve the equation y squared minus xy quantity dx plus x squared dy equals 0. So, ganyan halimbawa yung given problem and then of course we have our four choices here. Ang unang step sa pag-solve ng differential equation kagaya nito ay i-identify muna natin. Anong klaseng DE ba yung given? So, alam naman natin first order yan. Pero, anong klaseng first order DE ito? So, ang una mong instinct, titingnan mo kung yan ay separable kasi yun ang pinakamadaling isolve. Base sa kanyang itsura, since dito ay meron tayong dalawang term separated by a minus sign or kahit plus pa yan, hindi mo masaseparate yung variables. So, kung hindi siya separable, siya kaya ay homogeneous. So, para malaman mo kung yan ay homogeneous, tingnan mo yung sum ng exponent ng bawat terms. Ito yung unang term, ang exponent ay 2. Itong pangalawa, 1 plus 1, 2 pa rin. Okay? At yung last term, 2. So, consistent na lahat ng terms, ang sum ng exponent ay 2. Kaya siya ay homogeneous. Now, kung ang equation mo ay homogeneous, if you solve it using the conventional written solution, medyo matatagalan ka dyan. Siguro mga 5 minutes or more. Tapos medyo lengthy yung solution, prone to errors kung ikaw ay nagmamadali. So, dito ngayon, applicable yung Calcutech. Bakit? Kasi kapag sanay ka na mag-Calcutech, makukuha mo yung sagot in a shorter period of time. Okay? Pero syempre, as a beginner, kung nagsisimula ka pa lang, syempre nangangapa ka pa, nagpa-practice ka pa, hindi ka pa ganun kabilis. But eventually, kapag sanay ka na sa Calcutech, then magiging mas madali na ito para sa'yo. Again, ang Calcutech ay ginagamit lang natin kapag ka impractical na isolve ang problem manually. Bakit? Kasi matatagalan ka sa pagsosolve ng problem or possibly hindi mo talaga alam kung paano isolve yung problem. And that is usually the case kapag homogeneous yung coefficient ng iyong first order DE. So ngayon, knowing na ito pala ay homogeneous, paano ko siya isosolve? So we will limit our problems to those differential equations na kaya nating kuhanan ng dy over dx. Okay, kaya ba natin din kuhanan ng dy over dx? Yes.
Ano ang dy over dx niyan? Dy over dx equals, so ito ililipat ko sa kabila, magiging positive yung xy. At itong y squared, magiging negative na siya. Tapos, i-divide natin siya nung x squared. Ayan. Na-express na natin yung given DE in its derivative form. Okay? So, ano ang sunod? So, yung calcutech na sinasabi ko, yan ay trial and error. At dahil trial and error yan, matrabaho din siya kasi marami kang pindutin sa calcu. Pero yun nga, kapag hindi mo talaga alam kasi ang gagawin, mas okay na mag-trial and error kesa naman manghula ka lang dun sa sagot. Kasi pag nanghula ka, hindi ka dun sure. Pero pag ikaw ay nag-trial and error, at least, kahit na matagalan ka ng konti, sigurado ka naman sa makukuha mong sagot. So sa simula, hindi ka pa ganun kabilis, pero again, kapag ikaw ay na-practice na at nasanay na, magiging mabilis ka na rin mag-trial and error gamit yung calcu. Okay, so anong unang step na ating gagawin? So nakuha mo na yung dy over dx nung given. Ang sunod is, kocompute natin yung value ng y. So dapat pala yung ating mga choices, naka-express yung y as an explicit function of x. So again, para magamit mo yung method na ito, dapat yung choices nakaganito ang form. Y is equal to f of x. Tapos isa-isa natin silang ita-trial and error. Kocompute natin yung value ng y. Sir, paano yon? Mag-assign tayo ng values ng c at saka ng x. So yung value ng c at value ng x, ikaw ang mag-assign, no? Arbitrary. So, mamili ka ng suitable values ng C at ng X kung saan hindi magmamat error yung calculator. Para hindi tayo magmat error, gawin natin ang C, for example, ay 2 at yung X ay 3. Usually kasi kapag gumamit ka ng 1 at 0, yung calculator natin nagmamat error. So, again, para maiwasan natin ang pagmamat error, i-inspect mo muna yung expressions na meron ka. At iwasan mo yung values ng X na magkakaroon ka ng mat error. Halimbawa, no, huwag kang gagamit ng 0. Bakit? Kasi ln ng 0, mat error yun. Diba? Kaya ang gagamitin ko is 2 at 3. Kasi minsan kapag gumamit ako ng 1, nakakaroon din ng mat error. Diba? O ngayon, kocompute natin yung value ng y sa letter A gamit ang calculator. So, compute natin yung y, that is c over ln of x minus x. Diba ang c ay 2? So, that's 2 over ln of x, which is 3, minus 3. So, meron tayong sagot na nakuha, negative 1.0518, etc. So, ang gagawin mo dyan, i-store mo lang yan sa letter A. Shift, store A. Bakit? Kasi gagamitin natin siya para computin ngayon yung y prime. Kukumpute natin yung y prime gamit yung value ng y na nasolve natin. At again, yung y na yon ay nakastore sa A ng calculator. So, paano gawin yan? X na ang value ay 3. So, lagi naman siyang 3. So, 3 na lang ang pindutin mo. And then, yung y, yung value ng y is nakastore sa A ng calculator. Kaya, pindutin mo na lang alpha A minus y squared. So, that's alpha A squared over x squared, which is 3 squared na ang value ay 9. Tapos, equals lang. So, meron na tayong value ngayon ng y prime. Yung y prime na nakuha natin is 0.47. Sulat natin dito, y prime is equal to negative 0.47. So ngayon, paano natin malalaman kung tama yung letter A? Iko-compare lang natin siya dun sa y prime ng letter A. So ibig mong sabihin, sir, kukunan natin to ng derivative? Yes, pero sa calc na rin, hindi na mano-mano. Computin mo lang yung derivative niya gamit yung calculator. So shift d over dx of, pindutin mo lang yung c. Ano ba yung c? Di ba yung c constant is 2? Divided by ln of x. So, ln of x. Huwag mong pipindutin yung 3, ha? Kung ano yung nakalagay dyan, x talaga siya. Minus x ulit. And then, saka mo i-evaluate yung derivative, no? Na ang value ng x is 3. Ayun. Tapos, pindutin mo yung equal sign. Pag yan ay nagmatch, kapag ang sagot ay negative 0.47, ito ang sagot, no? Kapag hindi, negative 0.47 ang sagot, ay di hindi siya ang sagot. So, we only need a match. Pag nag-match, yun ang tamang sagot. Ayan. So, as we can see, it's 0.3688. No? Hindi siya ka-match. So, that means letter A is not the correct answer. It's not the correct answer. So, let's try letter B. Ano nga ulit yung unang step na gagawin? Computin mo lang ang value ng Y.
Okay, so paano ko compute yung value ng y? Lagay mo ulit doon cx. Ano ba yung c? Diba 2 at yung x is 3, so cx is 6 divided by ln of ano yung x? 3. Ln of 3 minus 3 ulit equals, tapos once again store natin sa calculator, this time letter b naman, no? Store natin sa B. Bakit? Kasi that is for option B. Para hindi tayo malito. Shift, store, B. Ayan. So, naka-store na siya sa calc. And then, ano yung next step? Kukunin mo yung dy over dx. Diba? So, para hindi mo na siya i-retype, replay mo na lang yan. Ito siya, oh. Ayan. Tapos, yung A, palitan mo lang ng B. O, diba? Alpha B. Tapos, ito, alpha B rin. Then, equals. Ayan. So, meron ka ng sagot, negative 2.16. So, for letter B, y prime is negative 2.16. Ano yung third step? Ang third step is to compute for the y prime of letter B and see if it's the same as the y prime that we obtained. Kapag nag-match, yun ang sagot. Kapag hindi, try another letter. Ano ang y prime niya? Para again, hindi ka na mag-type, replay mo lang siya. Diba? So, ang kukunan mo kasi ng derivative is cx. Diba yung c is 2? At yung x ay alpha x. Yan. Tapos, same lang naman yung denominator. So, that's it. Diba? Ang dali lang pag nag-replay ka. And then equals. So, ang sagot is, shit, hindi siya nag-match. No? Negative 2.16 yung sagot na nakuha natin dito, 0.0545. So, definitely, letter B is still not the correct answer. Try natin yung letter C. Anong unang step? Computing yung Y. Ano ang value ng Y? X, which is 3 over ln of 3 minus C, which is 2. Store ulit natin, this time, sa C naman. Kasi option C siya, para hindi kagad malito. Diba? Next is to solve for dy over dx. Again, hindi mo na i-retype kasi nga nasa calc yan. Ito siya. Lahat ng B, papalitan mo na lang ng C. Alpha C. Alpha C. Okay, and then equals. So, meron kang sagot, negative 2.34. Lagay natin dito, ha, yung y prime is negative 2.34. Now, let us see if this letter C is correct by calculating its y prime. Again, no need to retype kasi may replay. I-edit mo na lang siya. Aha, ang papalitan ko dito is yung ln of x minus c. So, yung c ko ay 2. Tapos sa taas, x lang. So, dapat wala yung 2. Okay? And then, equal sign. Ay! Shit! Yung nakuha nating d over dx is negative 2.34. We now have a match! So, since nag-match, yung y prime na na-compute natin kanina at yung y prime na nakuha natin ngayon, that means letter C ang tamang sagot. So, ayan. Letter C ang sagot dito. Eh sir, what if dalawa yung mag-match? Ah, kapag dalawa yung mag-match, ulitin mo yung values mo. Or possibly may mga mali sa choices, no? So tingnan natin ha yung letter D, no? Para sigurado tayo na tama yung letter C, let us try letter D. Dapat hindi siya mag-match, okay? Computing natin yung Y. Ano yung Y niya? X is 3 minus C, which is 2, over ln of 3. Kasi yung X ay 3, di ba? So store natin yan sa D. Yan. Tapos, anong sunod? Compute yung dy over dx. Again, nasa calc na siya. No need to retype. Palitan ko na lang ito ng alpha d. Alpha d. Okay, equals. So, 0.21. Ayan. So, yung y prime dito is 0.21. Next, kunan natin ng dy over dx yung letter D. I-replay na agad natin sa calc yan. Dapat sa taas is x minus c, which is 2 over ln of x. Ayan. So, kung napansin mo, hindi natin pinapalitan yung value ng x ha kasi 3 naman talaga siya. Equals 0.63. Ayan. So, hindi rin sila magkagaya.
naipakita natin ngayon, guys, na dito, letter C lang yung nagmatch. That is why letter C is the correct answer. Kung napansin mo, hindi siya ganun kabilis gawin sa simula. Bakit? Kasi nga trial and error. Pero once na masanay ka na sa ganitong technique, mas mabilis mong malalaman yung sagot dito kaysa sa mag-solve ka ng mahabang solution aabuti ng more than 5 minutes. At yun nga, no, it's very useful lalo na kung hindi mo talaga alam kung paano i-solve yung problem. Sa halip na manghula ka, dito kung magta-trial and error ka, sure ka sa makukuha mong sagot. Okay? So, di ba madali lang siya? So, practice lang yan. Ano? Now, if you enjoyed watching this video and learn something new, please hit the like button and subscribe to my channel. You may also share this video to your friends and classmates who are preparing for the board exam as a way of supporting me here on YouTube. Kasi naman, sharing is caring. Ah, diba? And I also have a Facebook page called Amboy Lectures. Sulat natin dito. Yan yung pangalan ng FB page ko, Amboy Lectures. You may also like that page kasi doon ako nag-upload ng ibang mga materials like lecture notes and PDF files. And before I say goodbye, I'd like to give you a practice problem. Oh, ayan. Itong equation na ito, pwede mong pagpraktisan. No? Ano ang solution ng differential equation na ito? So this time, ang gamitin mo is yung Calcutech para masanay ka. So yan yung iyong differential equation. Meron kang apat na choices. So, once again, ano nga yung unang step? Kunin mo yung y prime. So, dito yung y prime is negative of xy divided by this. After mo makuha yung y prime, kunin mo yung value ng y. Tapos yung value ng y, i-store mo sa calc. Gamitin mo yung value ng y para makuha yung y prime dito. Tapos i-compare mo siya sa y prime ng letter A and see if you will have a match. Kung saan mag-match, yun ang tamang sagot. So, you can pause the video to do that. Now, the correct answer is letter... Tumama ka kaya? Letter B. Okay, so this is the correct answer. So, kung nakuha mo, then that's good. No? Practice more para maging mas efficient ka sa paggamit ng calc sa pagsusolve ng mga first-order differential equations. Thank you for watching. Until my next video. Bye!